Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Sister Elaine Praxidio na lingkod ng Panginoon dito po sa Calvary Christian Fellowship dito po sa Pasig. Nais ko pong ipagpatuloy ang aking pag-share patungkol sa growing your capacity o palawakin ang inyong kapasidad. Noong pong ang linggo ay natalakay natin ang ating pong scripture is Isaiah 54 verse 1 to 3. Ito po ay ang paglalarawan ng isang tent o ang tolda. So, ang una po ay ang pagdagdag o pagpapalapad ng tela ng ating tolda at pagtahi nito. Pangalawa po ay ang pagpapahaba ng mga tali o lubid upang mas lalo pang lumaki yung ating tent o tolda. At pangatlo ay ang pagbaon ng mas malalim na pantulos o pundasyon ng ating mga tolda. Sa ating buhay, kailangan nating palawakin ang ating kapasidad bilang mga kababaihan at sa pamamagitan ng mga bagay na unang-una dapat meron tayong pagbabago sa ating buhay. Sabi nga ng isang commercial, di ba, dapat paganda ng paganda po tayo. Hindi po papangit. Subalit, if there's a change in us, there should be, ito ay dapat na maganda. So, there should be a change in our lives. Pangalawa po, habang tayo ay nag-grow, there will be a stretching o pagbatak, mga pagsubok sa ating buhay. Pangatlo, we will be strengthened, mapapalakas po tayo kung tayo po ay nagpapalawak ng ating kapasidad. So, dapat po rin ay hindi natin ikumpara ang ating sarili sa iba dahil may kanya-kanya po tayong paglago at ang bawat isa ay unique individual at tayo po ay may mga iba't ibang skills. May iba't iba rin tayong pagsubok, nasa iba-iba tayong tahanan at meron tayong iba-ibang kakayanan. Okay, sa atin pong pagpapatuloy sa ating pag-aaral, nais kong buksan ninyo po ang inyong mga Biblia sa Isaiah chapter 54 verse 1. Sinabi po sa scripture na ito ay umawit ka, Jerusalem, ang babaeng hindi magkaanak, sumigaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakakaranas manganak. Magiging mas marami ang iyong mga anak kaysa sa kanya na may asawa, sabi ni Yahweh. Ang ating pong main point o nais kong i-share sa inyo ay ang pagiging fruitful o pagiging mabunga. Ang pagiging mabunga bilang isang Kristiyano ay hindi nanggagaling sa ating sariling lakas o dahil sa tayo ay busy, o dahil marami tayong mga ginagawa. Hindi po yun ang nais kong ipunto. Ang nais ko pong sabihin sa inyo, ay share sa inyo, ay gusto ng Panginoon na maging mabunga tayo sa ating mga kakayanan, hindi sa ating mga kakayanan, kundi sa buhay na kasama natin ang ating Panginoon. Sa iba't ibang buhay sa Biblia, bibigyan ko po kayo ng mga example. Ang mga babaeng ito na mga baog, mga simpleng babae ay nanganak na mga taong ginamit ng Panginoon sa Biblia tulad ni Isaac, si Jacob, si Joseph, Samson, Samuel at John the Baptist. Sila po ay ipinanganak ng mga babaeng baog subalit sila ay binigyan ng Panginoon ng kakayanan na manganak. So, nais ko lang pong ma-encourage ang bawat isa na dapat hindi tayo malimitahan kung anuman ang mga nangyayari sa ating buhay. Nais ang Panginoon na ma-extend po yung ating boundaries. So, muli ay buksan niyo po ang inyong Biblia sa Isaiah chapter 57 verse 15. Sinabi dito, "Ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan." So, sinabi rin dito sa English that God is the one who inhabits our eternity. O sinabi na ang Panginoon, kung tayo ay mananampalataya o believers
ng Diyos, tayo po ay mayroong malaking DNA. Dahil tayo po ay mananampalataya. So, ano ba ang DNA? Ang ibig sabihin po nito ay deoxyribonucleic acid. So, ito po ay palasak na yung DNA. Ikaw ba ay may DNA ng Panginoon? Amen. I believe tayo po bilang kababaihan ay mayroong DNA. Tayo po na mananampalataya ay may DNA na nagagaling sa Panginoon. So, sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, sa English, sabi po dito, He has planted eternity in the human heart. So, na ginawa niya na ang bawat bagay ay maganda sa kapanahunan niyon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Nais ko pong i-share ang buhay ni Mary na nung naging anak niya si Jesus. So, buksan po natin ang ating Biblia sa Luke chapter 1, verse 30 to 38. Okay, verse 30. Sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos. At ngayon, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya'y maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Sinabi ni Maria sa anghel, Paanong mangyayari ito samantalang ako'y wala pang kilalang lalaki? At sumagot ang anghel sa kanya, Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lilimliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Ayon, alam na po natin, di ba, ang storya na isinilang nga si Jesus sa pamamagitan ni Maria. Si Maria ay pagkatapos ng, kung papansin ninyo po ang scripture, pagkatapos na siya ay maniwala sa anghel at sinabi niyang, Sige, pumapayag na ako. Katulad din po natin si Maria na minsan ay hinanap natin ang Panginoon. At dahil narinig natin ang boses ng Panginoon, tayo ay nagsabing, Yes, Panginoon, gagawin ko po ang sinabi niyo. At pagkatapos noon ay nangyari nga. So, sa Panginoon, wala pong imposible. Pag sinabi natin na, Yes, Lord, dahil sinabi mo ito, ako ay susunod. At lahat po ng mangyayari, at lahat ng mangyayari sa ating buhay ay magiging walang imposible. At mangyayari po kung ano man ang sinabi sa atin ng Panginoon. Sa buhay natin, merong mga times na meron tayong paghihirap o nahihirapan tayo, tingin natin ay walang kasagutan yung ating mga panalangin. So, balit kapatid, kailangan natin na isik ang Panginoon. Kailangan natin malaman ang nais ng Panginoon sa ating buhay sa pamamagitan siguro ng pakikipagniig sa Kanya at pananalangin sa Panginoon. Maaring kayo po ay merong mga experiences o nahihirapan kayo sa ngayon sa inyong relasyon sa inyong pamilya, sa inyong asawa, sa inyong spiritual life o pag-manage ng inyong mga oras o maging sa trabaho. Nais natin na hanapin natin ang Panginoon sa mga sitwasyon na ito. Dahil I believe if we continue to come into His presence, sa presensya ng Panginoon, ay mangungusap po ang Panginoon sa atin, sa bawat isa. So, ito po yung ating assignment po na tingnan natin ang ating buhay at manalangin po tayo kung saan po tayo nagkukulang at kung saan tayo merong pangangailangan, manalangin lang po tayo sa Panginoon. Hanapin po natin siya at mangungusap siya sa atin. Amen po. So, magkita-kita po tayo sa ating Zoom Bible study po.
sa Sabado ng gabi, alas 8. Maraming salamat. God bless you.